Hey, what's up? Good evening, everyone. Welcome to Saturday Night Live. Saturday Night Live. Dito ako ngayon sa Singapore. How was everyone? But before that, just want to say, I hope that you are all well, healthy, safe, strong, and had an amazing day and going to have an amazing day more. Tama ba yun? Okay. So how is everyone tonight? It's been an amazing week. Naging productive ba yung inyong week? Yes? Huh? Hello sa inyo, good evening, and welcome. Galing po ako kanina sa orchard. Napakadaming tao, kaya ano, nagkumain lang ako ng buffet doon. Nilalagay ko sa aking vlog sa Yummy in Singapore, Japanese food. It was an amazing food. Papakita ko sa inyo. Sana magustuhan nyo. Hi, everyone. All right, wag na natin patagalin. Ready na siya. Are you ready, bro? Give me a thumbs up. Ladies and gentlemen, please welcome Binoy Yemen. Pasensya na yung bait mo sa akin dati, hindi ko mapagbigyan. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko mapagbigyan. Wala lang talaga tayo. So, nagkataon na ngayon. So, maraming salamat sa invitation. No problem. Batiin mo muna sila ng mala, Binoy mo dyan. Binabati ko po ang ating mga tribes. Magandang gabi po sa inyo lahat. At sa mga nasa ibang buong bansa, Ohayo gozaimashita, domo arigato. Kamusta po? Yan. Ayan, Binoy. Hello, everyone. Yes. Hello din daw sa inyo. Yes. Happy ako, Mike, at... Oy, nanonood si Angeline. Happy birthday yan. Birthday niya ngayon, ni Angeline. Oh, happy birthday. Happy birthday, Angeline. Sa mga walang saan sumusukuha pa sa akin. Happy birthday, Angeline. Many more birthdays to come. Ang ganda ng ilaw mo, Mike. Ang pogi mo, ah. Oh, nawala. Oh, no! On cue. Puti ba? Ang pogi mo, ah. Pak! Biglang nag-blackout. Ayan, eh. Ayan, hello. Yan. Bibigyan ko muna sila ng background natin, Mike. Alam ko, hindi nyo lang po na itatanong, Tribe. Kami ni Mike, yan, tawagan namin ito, best friend. Best friend kami nito. Partners in crime. Hindi na namin hintayin nyo na lang yung book para pag nilatag namin din kung bakit kami naging partners in crime. Sana nga matuloy na. Hopefully, alam ko na medyo matagal pa yung process nun. Yes. Pero ipatry natin ituloy. Kasi feeling ko, hindi man siya sabihin nating napapanahon or something, it doesn't matter, basta nailabas natin 'yon, magiging parang ano 'yun, eh, parang 'yun yung magiging, oo, kasi ganito, 'di ba, yung mga fans natin, yung mga kakilala tayo, yung mga sumuporta sa atin, imagine mo pag meron sila nung libro na 'yon, pag binasa nila 'yon during, for example, 1995, 96, ganito ang ginawa ng Street Boys. Tapos ikaw, nagbabasa ka, 90s ka. Oh my God, maalala ko yung nangyari sa akin noong 96. Yes. Oo, tama. Diba? Maganda nga yung idea mo, eh. So, yes. Oo, kami ni Chris nag-usap nun, eh. So itutuloy natin yan. Kahit na may pandemic, maganda nga ngayon at magbabasa yung mga tao, tunan, di ba? Maganda yung recall yun. So anyways... Like nga yung ginagawa ko ngayon, yung mga sayo natin dati, tinatry kong alam mo yung yun lang ginagawa ko na ng exercise, tapos natutuwa naman ako dahil naaalala nila mismo yung mga sayo natin. So yun ang ginagawa ko. Ngayon, ikaw, bibigyan kita, ha? Bibigyan kita ng challenge. Ilang Ace of Base na kanta ang sinayaw natin? Suki tayo ng Ace of Base. Di ba? Oo, mga anim o more than six? Tama ba? More than six, mga nine. Nine, oh, yan. Wow. Di ba?
So, ace of base, mga sayo natin, like yung Don't Turn Around, yung Cruel Summer, Living in Danger, ano pa ba yun? All That You Want. Mm-mm. Tapos, I Never Gonna Say I'm Sorry. Yan, yung last na sinayo ko. Tapos, Lucky Love, eh. Gusto kong, ano yun, nire-recall ko yung steps. Parang hirap pumasok. Yan, nag-aaral ko may mag-upload. At least, meron tayong guide na, alam mo, biglang papasok sa isip mo, ay, ito yung ginawa namin, eh. Ito yung steps na ginagawa ko. Kailangan, kumbaga, parang sa akin, yung challenge na ginagawa ko sa sarili ko, kumbaga, parang exercise na lang din, yun, pinapasok sa utak. Inaalala ko ba, nandito kami sa Polycosmic, nag-rehearse kami ng ganyan, alam mo, yung papasok. Yes, nire-recall mo, nire-recall mo sa isip. Lalo na yung Beautiful Life, yan, gagawin natin yan. Tapos yung I Saw the Sign. Hindi ko lang alam, naratanda mo ba yung Happy Nation? Tayo ba tumira nun? O kids? Hindi ko alam eh. Di, ano ba kantahin mo nga? Happy Nation. Parang pang-inuman yung kanta mo. Pero Ace of Base din yun. Siguro pag napakinggan ko, send mo sa akin yung link tas pakinggan natin. Yeah. Pero wag mo expect yung sayaw, maalala ko pa. So anyway, background muna nito ni Mike. Alam niyo kung bakit ko siya tinawag na best friend yung tawagan namin bukod sa partners in crime kami. To si Michael, real talk ha. Si Michael ang pinakapasensyosong taong nakilala ko sa buong mundo. Sobrang ang haba ng kung sa pagka sa PC, 'di ba? May tinatawag na maiksi lang yung PC, madaling magalit, ganito, upas hindi pasensyoso. Si Michael lubid sobra. Kaya siguro naging best friend ko 'to kasi kahit anong ano ko, inis ko, kahit ano ko, minsan sarcastic ako, minsan ganito. Aminin ko, ganun ako eh. Yeah. Pero sobrang hindi siya napikon sa akin ever. Mm-hmm. Ako napikon sa kanya, pero siya, hindi siya napikon sa akin. So, yan. Okay, diretso na tayo sa ating kantuhan. Mike, okay, tell us kung paano ka nagsimula sa Street Boys. Kasi nakwento ni Joseph yung side niya. Ano naman yung side mo, paano ka nagsimula sa Street Boys? Actually, nailagay ko to sa YouTube ko, sa channel ko, yung story ko. So, manonood na lang kami doon? No. Kaya nga, sasabihin ko ngayon, kasi parang 100 lang yung nanood eh. Parang 100 lang yung nakakaalam eh. Medyo mabagal yung channel ko eh. Oy, Mike, huwag kang ganyan. Kasi last time tayo nag-usap, konti na lang, 5 tao lang, yes, diba? Yes. Imagine kaya mo. Ako ngayon, na-appreciate ko yung ginawa mo sa akin. Kaya to this time, nasa 968 ka na yung followers mo. Pagtapos na itong usap natin, 1K ka na rin. bilang mo, ha? Bigyan namin, what? Yung nalap ko, subscribers ni EMA. Yan, may 1K na po siyang subscribers. Ang galing sa mata, ang galing sa mata. Oh. Ako naman, Mike, yes, go with your story. Okay, anyway, nag-start ako ng Street Boys, aksidente lang din. Kasi meron na akong dance group dati. And then, after noon, nagpunta kami ng Hot Rocks Disco Dancers ako dati. Diyan ako nagdi-disco-disco diyan sa Manuela, sa malapit sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong po, sa mall. Star Mall ba yun? Star Mall sa mall? Hindi, ano siya? Manuela. Manuela siya before. Manuela. Sabi, old. Yes, malapit lang. Walking distance sa bahay na. Sa crossing. Oo, sa crossing. Walking distance lang yun eh. And then yun, every night, every Friday, Saturday, hanggang sa may nabalitaan kami may audition sa Equinox. Eh, yung panahon na yun, bata-bata pa tayo, hindi pa tayo nakakarating sa kung saan-saan. Kaya first time ako nakapunta ng Makati noon. Eh yun, nag-try lang kami pumunta rin sa Makati. At yun nga, meron daw nakapagsabi na may audition. So, pumunta kami yung grupo ko. Eh, nagkataon, yung pumunta kami ng grupo ko, nakita ako ni Tito Tom Adrales. Yes. So, yung mga kagrupo ko, hindi pinapasok. Ako lang pinapapasok. Ah, talaga? Oo, ako lang pinapapasok. I'm not saying na hindi sila, Anong gusto ko sa'yo eh. Oo, sabi ko, no, hindi ako pasok dyan pag hindi sila kasama.
Papasok kami, punta kami dito as a group, hindi lang ako. So, pumasok kami sa loob, pinapasok kami, and then entertain. And then yun nga, pinababalik ako. Ngayon, siyempre, like yung sinabi mo nga, hindi ako marunong iwan sa ere, ayoko. Pag hindi kasama yung grupo ko, hindi ako pupunta dyan. Gusto ko lahat kami, hindi lang ako. Eh sabi naman yung medyo ano naman yung mga kaibigan ko, naintindihan naman nila na mas gwapo ko sa nila. So, i-finish nila ako. Hindi, punta ka. Audition ka. Eto na. So, wala na sa loob ko nun eh. Basketball ako nun. Eto si Jojo, dumarating, lalakad. Hinatak mo din ba si Jojo? Hindi, kasi kasama din namin siya sa grupo. Pero ano yan eh, parang dilitaw at nawawala din yan. So, alam din niya yung ano namin, yung barkada din doon. Tapos, okay. Kasi sinama ko rin pala siya. Nung bumalik ako nung pangalawang balik ko, sinama ko siya. Para may kasama ako. Eh, siyempre, mati ni Idol eh. Sinama ko. Sinama ko siya doon. Na nakita rin nila Tito Tom, tapos pinabalik din kami. Sabi niya, ito yung audition natin, ito yung araw na to. Yun na nga, yung nagkataon eh, wala na sa loob ko noon. Ang basketball ako noon, hanggang sa dumarating si Jojo, kaya niremind ako na may audition. Sabi ko, ayoko Jojo, at saka wala, yung time na yun, wala tayong budget noon eh, wala pa tayong mga pinagkakitaan noon eh. Kumbaga, mama's boy pa lang tayo noong mga yon, mga araw na yon. Bahay, eskwela, barkada, ganun. Sabi niya, sige, tara, punta tayo, akong bahala. Yun. Pagpunta namin ng Equinox, yun na nga, like yung pare-pareho tayong nagkita-kita doon, yung nakita natin yung crowded, yung ano, yung magdami talagang, ano, ang daming nag-audition noon. Tapos yun, nag-start na lang mag-audition, na hindi ko na-expect na ganun mangyayari. Siyempre, first time ko napunta ng Makati, tapos nakita ko kayo, lang. Tapos kaming dalawa ni Jojo, buti na lang, meron kaming koryo na sayaw na ginagawa. Yung nag-audition kami, dalawa kami, koryo kami ron, sayaw kami doon. Hanggang sa yun na, dire-diretso na yung audition natin doon. Tapos ang hindi ko lang makalimutan, yung binigyan tayo ng 2/8 o 4/8 na sayaw, na kinoryo ni Poy-Poy na kailangan yung araw ng audition na yon is gawin natin. So, doon kami sa sulok lahat. Doon tayo lahat sa sulok para aralin yung tinuro niya na 4/8 or 2/8. Hindi ko lang maalala kung 2/8 or 4/8. So, yun. Dalawa kami ni Jojo dyan. Tapos, yun niya. Nakita kita. Sabi ko, pucha, ang galing sumayaw na ito, ah. So, hindi tayo papatalo dito. Mga Makati boy ito, mga to. Mamaya, mabuli tayo rito. Kailangan magpatalo dito. Kasi una-una, to be honest, si Maynard, nako, yung makikita mo talaga siya nung kapag yung, sa dami ng dancer, siya yung tumatakita. Kasi tisoy na tisoy. Guwaping. Guwaping nito. Ang lakas pa ng dati yung sayaw. Lumilipad. Talagang ano siya, kung gumalaw si Maynard noon, talagang ano eh, yung makikita mo talaga yung step niya na like yung ibang mga dancer pag tinurok ito yung moves sa kanya ito lalagpas yan. So sabi ko hataw tong ano to, kaya kailangan joke galingan natin dito, baka hindi tayo mako sa audition. And then yun na audition na kami noon, tapos medyo yung sayaw nga komplikado din. Nakita ko naman si Spencer doon nasa sulok nag-iisa. So nagpaturo kami kay Spencer noon. Kasi si Ping yata noon, mabilis makapick up nung sayaw na yun. So, sobrang yun. Bata pa din, no? Oo. So siya, kasi lahat titignan mo eh. Lahat ng mga galawan doon, kailangan mong panuorin eh. First time na napunta sa Makati. So nangangapa. Alam mo yun? Yeah. So yun, doon ako nag-start ng Street Boys. Oo, nag-audition kami hanggang sa yun nga like para yeah, like naikwento na rin nung iba na nag-training kami for how many months, for 6 months, for only yes. one dance lang yun, ha, 6 months kami nagti-training paulit-ulit gabi hanggang madaling araw na kami umuwi. Tapos minsan kinakain lang namin kopya tapos
Oh, minsan nag-rehearse kami, kandila lang. Papalundin ko pa ng walis tambo sa puwet. pag hindi ka mag-tumbling. Yes, yes. Eh, yung time na yon hindi talaga kami marunong mag-tumbling. Number one na nagtatumbling lang sa amin is si Jong. Mm. Si Jong lang talaga. Si, di ba? Siya lang yes. talaga nagtatumbling doon. And then, after nung buti na lang, lucky kami, yung unang choreographer namin is si Kuya Neil, which is siya family gymnast na meron siyang idea sa mga technique ng pagtatumbling, which is nagtatumbling lang kami una sa mga doon lang sa mirror sa studio lang namin natin, di ba, yung tabla, tapos minsan sa bato, minsan sa ano yes. sa bababa, doon sa baba para sa may damuhan, kasi saan ba yung rehearsal natin yun, hindi ko maalala, yung Kila Cute. Oh, sa Ermita. Oo, di ba may mga damo-damo doon lalabas. Yes, pa yes, yes. Actually, Mike, yeah. Tama yon. Ang dami ng experience, ang haba ng experience, di ba? Oo, dami. Actually, Mike, ang natandaan ko sa'yo during rehearsal, ay during the audition dun sa Equinox. Si Michael, merong kaming ginawang exhibition dun na backroll, na hindi lahat palpak ang backroll except for Jong. Pero ang tumatak naman sa akin, yung backroll mo, na pag backroll mo, kung alam niyo lang yung tribe, yeah, diretso handstand. Sobrang laas niya ni Mike pag backroll niya, dumiretso ng handstand. Samantalang kami, pag ikot taming ganon, hindi na kami makabalik. So yun yung tumatak sa akin. Ano eh, rolyo eh, no? Yes, malakas to si Mike. Malakas. Like nga sinabi ko nga, sabi ko hindi ako papatalo dito kay May. Yeah, lakas ako. Lakas kong lakas to. Lakas, yes, yes. Oo, masaya kayong audition. Actually, maganda tong mga tinatanong ko every time na mayroong SB na, let's say, mga original or tsaka yung mga ano na, how did you start ano sa Street Boys? Ngayon lang nagkakaano ang lahat eh. Ngayon lang nagkakaalaman yung mga yes, experience ng bawat isa eh. So, maganda to, magandang ano. Mm-hmm. Hello, andyan si Spencer nanonood. What's up, Ping? Oh, what's up, Ping? So anyways, next question, Mike. Moving forward, ano na to? Tapos na yung sa Street Boys. Moving forward, sa buhay natin, especially sa'yo, marami mga challenges na dumating sa'yo. Magbigay ka ng isang challenge na o naging challenges mo na na naisipan mo na dito ang hirap talaga pero nalagpasan mo. Ano yung mga inisip mo? Ano yung ginawa mo mga bagay para malagpasan itong mga challenges na to? Sa buhay mo? Paano sa buhay mo? Or sa buhay ng kapitbahay mo. Teka lang ha. Tatanong ko muna. Mas alam nila yon kung ano yung buhay ko. Yung mga kapitbahay mo. Pag hindi mo na alam yung nangyayari sa buhay mo, tanong mo kapitbahay mo, alam nila. Hindi. Hindi. Yung alam mo, bigay ka lang ng example ng mga, kunyari yung decision mo na kailangan mo ng mag-UK, ganon. Kasi yung sa akin, yung mga decision ko nung dati, unang-una kasi yung blessing na dumating sa akin, kasi yung dumating sa akin, syempre yung mga anak ko, tapos pangalawa, yung challenge na nga na sinasabi mo nung dumating kami dito sa Scotland. Kasi dito kasi talagang macha-challenge ka. Kahit saan naman bansa eh. Kasi wala kang, ikaw lang pupunta. Ako, yung dumating kami dito, kami lang. Wala kaming pamilya, wala kaming kamag-anak, I mean, wala akong kaibigan. Yung kami lang yung magkakasama. Tapos lahat yun, syempre, kailangan mong gawin para sa pamilya mo. Para sa mga anak mo, wala kang utusan, wala kang katulong, wala kang mommy or daddy na nag-aantay. O ma, kami, dito muna si ano, si ganyan. Tapos punta ka sa trabaho, uwi ka sa bahay, kailangan mong pagsilbihan yung mga anak mo. So, yun yung mga naging challenge para sa akin. Tapos yung trabaho na pinanggalingan ko sa Pilipinas, eh, ang layo sa ginagawa ko ngayon dito. And then, wala akong experience talaga. By the way, I'm a frontliner. I'm a healthcare officer. Yep. Dito ko lang siya natutunan. Kumbaga, yung lola ko, nakita kong nangihina. Hindi ko man lang naalagaan. Pagdating ko dito, ito yes. pa yung mangyayari sa akin dito. Yes. Alam mo, yung challenge na gagawin ko, ito pala yun.
Yes. Gagawin ko pala to. Kaya siguro mahirap at malungkot na masaya yung ginagawa namin dito. Yung lightning side ko ngayon as a frontliner. Mahirap kasi alam mo yung minsan yung discrimination nila, yung binibigay mo lahat tapos iba yung dating sa kanila, yun ang mahirap. Dapat minsan iniisip ko dapat ito na ini-adapt ko to dati to sa lola ko or sa parents ko, pero ginagawa nila dito, nagagawa nila yung ginagawa namin dito minsan merong alam mo yung merong okay, merong hindi okay. Tapos malungkot nga, yun nga yung malungkot na pag nakakahalubilo mo sila, nakikita mo talaga yung lungkot nila na sana yung hindi ako matulad sa kanila, mabantayan ako ng mga anak ko, hindi ako iiwan, kumbaga parang ganyan hangga't malakas ako, nandiyan sila kasi yung pinagtatrabuhan ko kasi nakikita ko eh malungkot yung buhay nila rito kasi yun yung sistema nila dito eh. Sure. Oo, kapag hindi na kaya nung magulang mo, minsan nilalagay yung government, nilalagay nila diyan sa you know, sa hospital or sa care home, parang ganoon. Yes. Masaya naman. Yun nga, na-appreciate sila saka nakikita ko minsan nililibang ko lang yung ano ko kasi minsan merong tinitreat ka as a family rin. So ako din ganun din, ay tinitreat ko rin sila as a parents. Kumbaga parang ganun na lang yung nangyayari. Okay. Yes. Na actually Mike, sa totoo lang, saludo ako sa iyo na alam ko isang malaking challenge yan para sa iyo na yun explain mo sa akin yung sinasabi mo sa tribe natin. Na yung storya mo dyan. Kasi culture talaga dyan na kaya nila nilalagay yung mga matatanda dahil nga yung mga anak hindi na kayang, kumbaga sa ano, kailangan magtrabaho, kailangan ganito, diba? So, instead na iwan nilang mag-isa, nilalagay nila sa care home para maalagaan. Especially yung mga hindi na makagalaw, yung hindi na makaano. So, saludo ako sa'yo, Mike. Kahit na alam kong mahirap yung trabaho mo, pero pinilit ginawa mo pa rin at ginagawa mo ng buong puso mo. And I respect you that and I salute you for that. And kung ako tatanungin, mahihirapan ako na gawin yun. Especially, okay, sa magulang ko, yes, gagawin natin yun. Pero kung ano yung meron ka, like yung sinabi ko kanina na yung PC mo napakahaba, na kung ano yung nilatag sa'yo, yun din ang gagawa mo ng paraan kung paano mo gagawing mas masaya sa kanila. Actually, yes, ano ako sa'yo, sang-ayon ako sa sinabi mo na pinapasaya mo din sila, tinitrato mo silang magulang, tinatrato ka nilang anak. Kaya saludo ako sa'yo dyan, Mike. Kung hindi nyo lang po natatanong, sobrang proud ako dyan kay Michael na kahit na ano pa ang dumaan sa kanya, kahit na alam ko mahirap para sa kanya. May mga kwento siya na hindi ko alam kung kwento ko ngayon. No, for example lang, Mike, ito yung kwento mo sa akin before. Siyempre, mga matatanda na yan. And then, yung dun bago ka pa lang, di ba? Tapos, biglang ginigising mo, hindi na magising. Ako siguro, ano ako talagang maano ako yun. Pero ikaw, sobrang lakas mo, sobrang tibay mo. Sa una talaga, parang nawindang ka, di ba? Yes. Oo, kasi kung time na nila, wala na tayong magagawa. Pero I don't think ako, kaya believe ako sa'yo. Sobrang believe ako sa'yo dahil kaya mo yun. Siguro ako, pansin mo, di ba minsan may nanonood na, sinisend sila na kung ano-ano. Kasi may nagsisend na mga kung ano-ano sa group. Pag alam ko medyo parang di aangkop sa isip ko o sa pakiramdam ko, ganun kasi ako eh, naalala ko lahat. Kaya mas madali sa akin i-stop ko na lang para hindi ko na isipin. Ako ganun din ako eh. Alam mo yung pag nakakita ako ng ganyan, ultimo blood or needle or anything happen, accident, like dead people, bigla akong down eh. Ewan ko ah, pero ito, for how many years now na nag-serve ako sa ano diyan sa work ko. Alam mo yung
hindi pa rin ako ano, kampante. Kumbaga, nilalakasan ko na lang yung love ko for my family at yung buhay nga namin dito. Pero, I'm so happy naman din na lucky din ako sa pinag-workan ko. Okay lang sa kanila. You don't need to, kung ayaw mong mag-deal ng ganyan, accepted. So, that's fine. So, pero, itong taong to, alam mo yung napamahal sa akin, gusto kong pasukin sa loob, tignan, hawakan, huling hawak, hindi ko siya magawa. Kasi, alam mo yung pakiramdam na ito pala yung mangyayari. Yung, yes, yes. Ayoko parang nakikita ko sa sarili ko, ayoko makita ng ganito ako pag tumanda. So, yeah, ni-respect naman nila. Kahit na, kasi ako lang yung Pilipino ron eh, sa nagtatrabaho. So, okay lang, okay lang. Yes, Mike. Sobrang saludo ako, sobrang naiintindihan kita, sobrang I'm with you, bro. Respect sa'yo, big time. Yes, respect sa'yo, 100%. Alam mo yun, alam mo yung pagmamahal ko sa'yo, bro. Solid yan. Yes, sayang. Yan. You're my yes, sayang. Thank you, sayang. Thank you, sayang. Oh, naalala mo yun. Kung sino nakakaalala dun sa vlog ko, anong meaning ng sayang? Thank you, sayang. Okay, next question. Ano sa tingin mo yung mga katangian mo na meron ka mula nung bata ka hanggang ngayon na sa tingin mong isa sa nakatulong sa iyo kung nasaan ka man ngayon sa pwesto mo, sa, hindi sa upuan mo ha. Hindi, yung ano yung isang katangian mo or meron kang dalawa, tatlo, ano yung mga katangian mo? Yung katangian ko? Na sa tingin mong naging way para ayan maka-travel kayo ng Scotland, buong imagine mo hindi lang ikaw. Hindi katulad ko, ako lang yung nandito sa Singapore. Right. Ikaw buong family mo nasa Scotland. Oh, actually akala ko lang nung pumunta ako dito, akala ko mag-holiday lang kami. Oo. Akala ko mag-holiday lang kami. Yung nakita ko na yung sistema dito, medyo okay naman. Yung weather kasi mainit sa atin, malamig dito, snow, maganda. Sabi ko, binigyan ko siya ng 2 years. Sabi ko, after 2 years, balik na kami ng Pinas. Tapos, hanggang sa lumalaki na yung mga anak ko, 3 years, balik tayo ng Pinas. So, kasi nararamdaman ko yung hirap din eh. Yung nag-i-enjoy ako sa weather, tapos yung mindset, yung alam mo, yung parang naka-relax lang. Kala ko, holiday dyan nga lang. Hanggang sa tumagal na kami, for how many years na kami dito, hanggang sa naging citizen na kami dito. Yes, so, yes. By the way, like yung sa question mo nga, siguro yung mga natutunan. Na-realize mo din, ano? Parang lumayo eh. Ulit. Ano yung katangian mo, Mike? Sabihin ko sana eh, siguro ano to yung anihintay ko yung ano yung mga katangian mo na sa tingin ko nyari ano ba ako pasensyoso ba alam ko pasensyoso ko talaga oh yan oh ano pa sa tingin mo like yung sinabi mo yung easy to please yan. Si Michael Schumacher. Yan kasi minsan yun nga pag mayroong ano sa akin nag-ask ng favor hanggat kaya ko, ibibigay ko. Yun. Yeah. Ayun. Yung patience. Number two, patience. Sobra. Sobrang, yun nga, like yung sinasabi mo, kahit na anong mangyari, alam mo yung nahihirapan na ako, andun pa rin yung pagtsatsaga na gagawin ko. Yung sumugal ako, like yung para sa pamilya ko na ayoko ng dagat. Okay? Yes. So, nag-training ako ng survival training. Marunong ka lumangoy. Yun na nga eh. So, napasa ko siya. Yung survival training, which is yun sa requirements na to be mag-work ka sa offshore. Parang ganun. Yes. Lahat yun. So, yun. Nag-training ako doon. Kaya lang nga, yung nangyari nga sa ating pandemic, medyo nag-off sila ngayon. Merong mga nakakapagtrabaho pa rin, pero
yung mga bago, syempre, ano sila, tabi. Eh ako, yes. After nung training ko noon, eh, mahal pa naman nung training na yun. Tapos, talaga sabi ko, kung patay ito, kung malulod ako, lulod. Kasi alam mo yung training niya, sayang nga eh. Papasok, meron siyang tube, like yung helicopter, nandun ka sa loob, seat belt, tapos iikot ka sa tube, sa tubig. So, kailangan doon, within 2 seconds, 3 seconds, I think, kailangan ma-release mo na yung belt mo and then makalabas ka na sa water para ma-save mo yung sarili mo. Yun yung nga yung survival training. Ano. Yes, so, maraming pinag-ano. Kaya yung patient ko nga hanggang ngayon, nag-aantay lang ako kung ano mangyari sa atin. So, sana, hopefully, matapos na itong pandemic na ito. Kasi marami talaga, hindi lang ako, marami talagang nasira. Hindi naman nasira. Alam mo yung bigla na lang nang nangyari sa buhay nila yung ganito na may inaasahan for this year, merong plano this year, baga parang totally wala. Yes. Okay. Kaya sa lahat ng mga tao, lahat po ng mga ano, sundin po natin yung health na yung protocol nila. Kasi kung hindi tayo susunod diyan, alam mo yung tatagal eh. Tatagal ng tatagal. Kahit wala na yan, kung hindi pa rin tayo susunod, may mangyayari at mangyayari pa rin. Kaya, sana lahat maging safe, you know. Yes. Yun lang ang gusto kong mangyari. Patience, perseverance, mapursige, talagang, sang-ayon ako dyan sa mga katangian mo na yan, Mike. All right, moving on. You know. moving on. Yes. Moving on. Okay. Next question. Kung makikilala mo at makikita mo uli si Michael ng 21 years old, anong maipapayo mo sa kanya? 21 years old? Oh, kunyari, ikaw. Yan si Michael na ngayon, diba? Tapos, si Michael na 21 years old, makikita mo. Ano ang maipapayo mo sa kanya pag humingi siya ng payo sa'yo? Siguro finish your studying, tapusin mo yung pag-aaral mo, mag-aral ka na mag-aral, you know, kasi hindi mo rin alam mangyayari sa buhay mo kung like ngayon nangyayari sa atin ngayon, so meron kang alam mo yung hindi ko mo sinasabing wala akong nalalaman, kailangan meron ka laging ahead ka sa siniisip mo pa ngayon, ahead ka parang ganun, yun lang sinasabi ko, ahead ka, dapat itong ngayon kumakain ako ng tuyo, bukas kakainin ko may sabaw na tuyo. Kailangan alamin mo agad yung resulta, yes. Know your outcome. Kailangan mong study. Kaya nga nung dumating ako dito, nag-studying ako ng engineering, nag-studying din ako as a senior, as a care officer, lahat ng training ng SBQ rito, inaaral mo. Napakahirap. So, kailangan talaga, number one, studying, at para hindi ka mabuli, kasi meron kang kaalaman na dinadala. Yes. So, alam mo yung paglalaban mo yung sarili mo. Yung high school ako, yung favorite subject ko noong English eh. Kaya nung dumating ako dito, hindi ko magamit eh. Kasi cutting ako ng cutting. Yan, sa mga nagka-cutting noon, kita nyo, magagamit. Magagamit talaga yung... So, yun yung masasabi niyo ni Michael sa nakababata niyang Michael is mag-aral kang mabuti, yes, tapusin mo yan, and you have to know your outcome. Alright. Yes, okay. Yes. Thanks, Mike. Thanks for that story of yours. Naging makabuluhan itong ating pag-uusap. Kahit pinaligoy-ligoy mo ako. Joke lang. Masaya naman. Okay, eto na, Tribe. Meron akong portion. Yes. Sinabi ko sa kanila na ihanda nila yung tanong sa'yo, tapos sasagutin mo para naman makapag-participate sila. Okay? Yes. Titignan ko kung si ate Marisol nakakatuwa. Ate Marisol, ang sabi niya, paano ka naging member ng Street Boys? Kasi Ate Marisol, ito yung pinag-usapan kanina, yung umaga, yung umpisa natin. Gawin mo na lang, i-rewind na lang natin, ha? Thank you!
Alatang kadarating mo lang eh. Oh, yan, involved ko na ang ano. Panoodin mo po sa YouTube channel po. Sa YouTube channel na po. Oo, teka muna. Oh, ito, first question mo, Mike. Nababasa mo ba? Asan? Tinan mo sa screen. Pwede mo ba sabihin? Medyo malabong na mata ko eh. Nababasa eh. Question po kay Mr. Michael. Saan niyo po balak mag-retire? Dito po sa Pinas or sa Scotland po? From Gloria Leonora. Yan yung magandang katanungan niya po. Ang sasagot ko na po dyan, uuwi po ako ng Pilipinas. Once oh, naging settle na po yung pamilya, yung dalawa kong anak, meron na silang abangan ng kabanata. Yan, abangan niya sa YouTube channel ko, meron akong bulaga. hindi, basta pag settle na sila, uuwi kami. Siguro kasi yung my son is 25 years old and my daughter she's 18. So ngayon once naging matapos na yung uni ni Mika, like yung my daughter, si Miki okay na eh. So si Mika pag naging settle na siya, okay na yung study niya. And then me and my wife magde-decide kami pauwi kami. Uuwi na kami dalawa sa Pilipinas and then siguro babalik-balik na lang kami dito for holiday for visiting yes. my daughter. So, Philippines ang retirement, okay? Yes. Very good, very good. Oh, next question, ito sagutin mo daw to ng Binoy. Lodi Mike, ilang taon ka na nung na-discover mo na ikaw si Binoy ng SB? Yung high school pa ho ako, na-discover ko na 'yan. Kita yung ring light mo ah. Ang dami. Hindi. Ito yung ring light. Sabi ah. Alam niyo si, kasi yung pasensya na po, yung sa channel ko, sa YouTube channel ko, minsan malabo. Malabo. May diferensya yung telepono ko. Kaya yung suggestion nga ni Master May na bumili ka na ng camera mo kasi sayang content mo sa Yeah, pasensya na. Pero sana ma-appreciate nyo pa rin yung ginagawa ko sa channel ko. So, subaybayan nyo. But anyway, yung tanong nga, kailan ko na Kasi high school, sinabi mo. Hindi, yung high school. Oo, yung high school pa ako kasi yung mga classmate ko na Robin nga, yung like yung unang pelikula ni Robin Padilla na pinanood ko. Ang yun na, continuous na yun. Hanggang sa pagdating ko sa street, yung pagdating ko sa Street Boys doon, nag muna ako, Rustom Padilla muna ako doon kasi mga bagong santa ako doon eh. Nakaganoon. To next question. Ano yung pinakababorito mong sinayaw ng grupo nyo, Idol Michael Sesmundo, from Limeoj, Opeña, o Lalak? Ano yung pinakapaborito? Pinakapaborito mong sinya ng grupo ng Street Boys? Ilan? Sa isa? Ang paborito ko talaga yung Beautiful Life. Marami akong paboritong sayaw na sinayaw natin. Yung Badala na lang kasi hindi nila nakita yun. Next question. Sinayaw namin for how many months? For 6 months namin Pinerfect namin yun. Okay, next question. Para marami tayo. Kay Helen Grace, pag wala ng pandemic and may chance na makauwi or bakasyon dito sa Philippines, saan ka unang pupunta at ano ang una mong gagawin maliban sa family mo po? Thanks. Yun, magandang katanungan din po yan. Kaya nagdadasal ako na matapos sa itong pandemic na ito. Kasi po, this year talaga, plano namin umuwi. Meron kaming celebration na kailangang ganapin sa aking asawa dahil siya'y mag-50 na. So, yun ang plano. Nasa Bataan and then Manila kapag magkikita kami ng ating mga kasayang na Street Boys. And then bibisitahin ko din yung aking real family, yung my mom and my dad saka yung mga kapatid ko. Yun yung aking. All right, okay. Good. Ito naman Mike, ito meron akong idea. Mm-hmm.
try mo munang mag-intro. Kunyari, sasayaw ka ng ano, di ba, ng Beautiful Life. Yeah. Kailangan intro mo, Binoy. Tapos ako po'y manonong magsasayaw para sa inyo ng Beautiful Life. Tapos sasayaw ka, dali. Ready, ready? Abos mo yung, ano mo, salamin mo, dali. Saat mo. ito. Sige, go. Gawin intro mo. Ako po'y sasayaw ng Beautiful Life. Magandang gabi po. Ako po'y sasayaw ng Beautiful Life. Abangan nyo po, ha? Kasi pag ako sumayaw ng Beautiful Life, it's a beautiful life. Oh. Ito. May talong. Sino daw best friend mo sa SB? Ano na? Ayan nga, ang aking Master May. Ayan ang aking kapartner sa... Partners in crime. Oo, oh, ayan kami yung dalawang laging nagkakaintindihan sa mga sitwasyong panglalakihan. Si Michael lang nakakaintindi sa akin. Like yung hindi pa na ikukwento eh. Baka mamaya kasi ibang dating si Denden. Kasi yung time na yun na nawala si Chris, di ba sabi niyo si Chris and Joey, di ba naging ano tayo, naging walo. Tapos nagbakasyon si Chris muna and then pumasok si Crystal Boy. Etong si Crystal Boy eh si Nico Manalo. Kami kinakain nun namin dati noon is crispy pata lang. Ito kumakain na ng Dulcinea. Susala ng mga kinakain yung dumating. Kaya sabi ko, hindi ubra to. Tayo, dumaan tayo sa karayong eh. Kaya inunta ko, Menard, anong dapat gawin yan sa bagong santa? Bigyan lang jacket. Ayun. Please, Nico. I love you, Nico. Hindi natutulog na yon late ano na late night na sa libro no. Ay oh nga pala drama daming ano. Si, tapos dumating din si Mr. Pogi. Si Danilo, di ba? Dumating din si Mr. Pogi, hindi po pwede to. May tulsineya na rin. Ano na agad, no? Kaya kailangan, dumahan sila sa kung ano yung hirap natin, kailangan nilang pagdaanan. Pero kahit na bata si Danilo. So, okay siya. Pass siya sa'yo. Pass yun. Pass yun. Napakabait si Crystal Boys iba. Lagot. Oh, Crystal Boy, I love you. Sige, Nick, tulog pa yun. Tulog na yun. Maaga na tulog. Bukas mo lang ng panoorin. Rewind mo lang, ha? O kaya sa YouTube ni Kuya May. Oh, may mga tanong pa kayo. Ayan, nakatuwa, Lodi Mike, sa nagka-Bulgara na patay. Yes. Okay, yes, damay na si Mr. Pogi. Oh, damay-damay na to. Hindi, sa totoo lang, ganyan kami ni Mike mag-usap kasi, kumbaga sa ano, nagjo-joke kami, pero ano, hanggang dun lang yun, walang ano yun. Kami lang nagkakaintindihan nun. Buti na nagkakaintindihan. Oh, ito na. May tanong si ano to, pinsan ni Mama to. Ay. Sino yung artista na turuan nyo sumayaw na madali turuan? Sino ba? Ay, si ano, si Diana Torres. Diana Torres. Ayan. Grabe, galing sumayaw. Magaling siya sumayaw. Mabilis din. Ay, marami rin. Si, naging wonder, ano, Darna, nung before, ah, nung si... Morena. Ang Jeanette Agbayari. Yes, yan. Galing din. Kasi lagi tayo sa ano, di ba? VIP. Oo, 7. Sila yung mga nakakasama natin eh. Sila yung mga pinagkakapan natin eh. Bina Morales. Yan. Inuwa niya. I saw the sign. Sino nagturo? Si Binoy. Okay. Yes. Oh. Yes. Yes, yun yung mga magagaling. Kasi nung time na yun, hello sa mga VIP dancers, sila yung mga hello po. Binag-guide sa amin. Yes. Sinong artista, sinong lalaki, para sa amin ba to, Ken? Sinong lalaking artista ang parehong kaliwa ang paa po? E di yung isa pilay. Ay, ano ba? Sino ba? Wala eh. Siyempre, kailangan mo yung pagandahin sila. Kailangan mo pagandahin sila. Kasi pag binakapan namin yan, talagang, ano,
ayaw namin na lalabas yung meron kami babakapan, syempre yung performance nila is maapektuhan din yung sayaw, di ba? Parang yes. Lahat binibigay, tinuturo namin, halos lahat kami sumusuporta sa mga naging yung binabakapan namin yung mga sayaw. Yes. Oh, ito Mike, meron akong rapid test question ha. Sagutin mo lang, galing sa akin ha. Okay? Okay, Doc. Okay. Mabilis. What is your favorite word? Sorry. What is your favorite drink? Vodka? Pareho kayo ni, magbayaw po. And then Kangen water, alkaline water. Yes. Of course. Kundi nyo lang pala na itatanong, si Michael tsaka si Spencer, brother-in-law. Yes, oh, hindi pa rin. Brother-in-law sila. Nandito na rin siya. Yes, yeah. Oh, naman. Kausap ko last week eh. Kinombo nila yung magkapatid. Kasama ka dapat dun eh. Bumitaw ko. Lalaki yung pangatlo eh. Lalaki eh. Si Brian eh. Si Brian, di ba yung pangatlo? Okay. First thing you do in the morning? Check my email because I'm still waiting for my job. Dancing or acting? Oh, teka muna, speaking of morning, dapat ginagawa may ritual natin, ha? Huwag mo kakalimutan. Mamaya na yun. Sige. Dancing or acting? Dancing. Kung hindi ganyan yung trabaho mo, ano ang ideal job mo? Nag-o-organize, parang ganun. Kasi parang mahilig, mahilig ako mag-organize ng mga kung ano, mga events, parang ganun. Alright, cool. Japanese, Chinese, Scottish, or Filipino food? Filipino food. Mountain or beach? Maganda pumorma sa beach. Cold weather. Maliligo. Okay. Cold weather or hot weather? Cold weather. Pero not too much. Oh. Money or free time? Free time. Working alone or working in a group? Working in alone. Ninja o pirate? Pirate? Ninja. Oo. Saan ka takot? Yeah, saan ka takot? Takot ako sa asawa. Sa pagkakamali. Takot ako sa pagkakamali. Okay lang naman magkamali minsan, Mike. Basta may natutunan lang tayo doon, right? Okay, good. Saan ka naman masaya? Sa family ko. Last time you cried? Yung nalaman ko yung anak ko, abangan ng kabanata. Okay, good. Okay lang. Huwag mo na-explain. Basta, okay. Pwede mo naman sabihin, noong last month, ganun lang. Hindi mo naman, okay. Favorite song? I Will Survive. Sing it, practice. Ay, hindi, wag na, iba na lang. Pwede yung ibahin ko na lang. Sige. Ano ba yun? Yung paborito ko eh. Ano ba yung paborito ko? Kahit tagal din natin hindi nakita, ako'y nasasabik na sa'yo. Kamusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana'y sabihin mo na. Okay na yun? Okay, good. All right, that's it, brother. Right. Thank you so much. You're welcome. Alam mo, 1 hour na yun, Mike. Ah. Sayo na usapan natin. Yes. Thank you. Yes. So, yun nga. Maraming salamat din ha, sa invite mo. Saka congratulations nga pala sa inyong dalawa ni Jessa. Ano ba yung Liege, Manila. Yan, congrats. Yan. Yan, mag-shoutout muna tayo. Thank you so much, Mike. Before that, I just wanna say, Mike, congratulations sa HCU din, sa family mo, at alam ko na maraming kang pinagdaanan sa sarili mo, na keep up the good work, yung pagiging pasensyoso mo, yung perseverance mo, yung basta go ka lang, yun yung meron kang porsige
nagpupursige ka sa buhay at wala kang arte, kaya sinasaluduhan kita dyan. I respect you so much and I do appreciate you. And alam mong nandito lang ako every time na you need someone to talk to kung ang mga advice. Alam mo yon, Mike, isang message mo lang sa akin, nandito ako. Alam mo yon, yes, di ba? Thank you. Yes, yes, of course. Yes. Yes. Bago mo ang lahat, bigyan niyo muna ng pagmamahal ang si Michael. Send hearts. Now na. Go. Ayan, puputok na yung mic. Nakikita mo ba to? No. Ay, hinihintay ni Michael ang hearts. Lalabas na ang hearts. Yan ko. Yan na. Ayan na, Michael. Puso-puso. I love you. Thank you. Pinusuan ka na. Yan. Thank you. Happy birthday to my sister. Happy birthday, Angeline. Yes, Angeline. Sino ba ba may birthday? Dali, batiin na natin. Oh, happy birthday. Sige. Kay Josephine Canavera. Happy birthday din for next year. Oh, meron akong pick-up line. Oh. Sayaw ka ba? Bakit? Kasi tuwing nakikita kita, umiindak ang puso ko. Uy! Ako, meron pa. Pilo ka ba? Pilo? Unan? Bakit? Kasi tululaway ko sa'yo. Ew! Galay, thanks again, Kent. Si Kent nagbigay sa akin nun eh. So Mike, thank you so much for spending time with me. Naging maganda ang usapan natin, naging masaya. And parang may mga nagtatype. Anyways, maraming salamat sa iyo. God bless you. And send my regards to your wife and to your family. Thank you, best friend. I respect you. Yeah, I appreciate you. Alright? God bless you. God bless you too. Bye. Oy, please. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Yes. Subscribe nyo po si Michael sa kanyang YouTube channel at ang kanyang TikTok. Right? Ay, pag may TikTok, right? Okay lang yung YouTube. Kasi ilang, may TikTok na ginagawa ko sa TikTok. Yung for fun. Fitness. For fun, saka yung exercise lang din. Kasi nacha-challenge ka. Yes. Kapag sumasayaw ka lang only for 15 seconds or 30 seconds, pawis na pawis ka na. So, yes. Yan ako ginagawa ko yung mga tawag ito, yung mga viral na sayaw. Hindi ko siya buong kinokopya. Minsan may iniiba ko for sa isip ko na ginagawa or sa street boys na yung tinrain sa amin. So, binibigyan ko pa ng mas, hindi ko sila sa amin pinapaganda. Gusto ko lang na meron akong ipapasok na iba na nanggaling sa sarili ko. I'm not saying na gayahin ng iba or ano, kina-challenge ko lang yung sarili ko sa TikTok. Parang yan. Yes, that's true. Para sa inyo, tribe, okay, sabay na tayo magsa-sign off, okay? Para sa inyo, tribe, ang aking, payo din sa inyo before we leave. Magsa-sign off na kabay-sabay kasi best friend ko tayo, sabay na kami. You have to do exercise kasi hindi lang yan for the body, for your mind din kasi yan. Kasi balang araw kapag tinuloy-tuloy niyo yan, maging habit niyo yan, nagkakaroon ng bagong cells sa ating isipan. Neuroscience to, Mike. According to the study, every time na nag-exercise ka, nagkakaroon ng bagong cells na nagde-develop sa ating isipan, sa ating utak. So, nakakatulong. Nakabawas ng Alzheimer's disease, yung mga ganon. So, simulan na natin mag-exercise para sa lahat. Okay? Yes, yes. Okay, maraming salamat sa inyo, tribe. Thank you so much. Lalabas. Thank you so much, Mike. Thank you too. Bye. God bless everyone. Take care. Peace. Take care of yourself. Take care of others. Take care of the whole world. Always remember yung blessings natin. Mike, ang payo ko sa'yo every morning, don't hold the phone. Huwag mo nang tingnan ng phone. Mag-thank you. Mag-bless. Of course. At mag-bless mo yung mga tao. Bless mo yung mga mahal mo sa buhay. At i-affirm mo na gusto ko ito, magiging successful ako. Magiging strong ako. Magiging ano ako. Amazing ako. Alright? Thank you. Thank you so much, everyone. Yes, Eagle. Eagle is in the house. Thank you, Jay. Josephine, thank you. Bernadette, thank you. God bless everyone. Please take care of yourself. Have a marvelous, have a magnificent, have an amazing mind. God bless everyone. Peace.
and lots of love.